Good day mga Tsong, isang makabuluhang araw na naman. Andito na naman kayo sa channel ko kung saan marami kayong pwedeng matutunan. Parami na tayo mga Tsong, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Madaling-madali lang, pindutin niyo yung subscribe button at lahat ng videos na ilalabas ko ay mapapanood niyo. Sa araw na to mga Tsong, itong RE na to ay gagawin kong ganito. Pagka nilabas yung bar, yung mga Tsong, ang nilalagay na side mirror lang ay yung stock. Kung saan yung side mirror nasa gilid lang. Kung nagpapa-under ka ng sasakyan, syempre ang gagawin mo, lilingon ka. Yung fraction of a second na yon na paglingon mo, pwede ka nang makadisgrasya doon. Tingnan nyo. Ang unang ginawa ko mga Tsong ay yung naggawa muna ako ng template. So ito yung naging template ko. Yan. Tapos noon, inilipat ko naman siya sa isang kahoy. Ito yung pagpapatungan ko ng aking gagamiting bakal. Tapos saka natin siya i-weld. Kailangan yung putol natin laging tig-dalawa. Kung halimbawa ay meron kang isang putol nito, kailangan dalawang putol lang ganito. Kasi nga, pare siya para sa side mirror natin. Ito pa ulit yung kabiak ng isa. Pag na-bend na natin siya sa gusto natin, ano, pwede natin siyang ilalagay sa template. At check nyo, ito mo. Ganyan na ganyan yung template ko. Ganun na ganun din yung bend ko. Pagkatapos natin ma-i-pattern, magpuputol tayo ng ganitong mga flat bars. Bale, walong ganito yung puputulin natin para sa lahat. Tapos puputol tayo ng ganitong kaliliit, ito yung parang pinaka-vertical. Yung kaninang mahahaba, yun yung sideways. Pagkatapos nating magawa yung mga parts, pwede natin siyang i-welding. So ayan na nga, tapos na tayo mga Tsong sa ating frame or bracket sa side mirror. Ngayon, syempre, alang-alang isa lang yung ating gagawin, dalawang ating gagawin. Isa pa lang nakakapagod na yung pangalawang bracket, magiging mas madali na kasi gagayahin na lang natin ito, no? yung curve at yung contour. So gawin na natin. Okay mga Tsong, tapos na tayo. Kita niyo naman. Dalawa na to. Dalawa siya pero sobrang yung light. Sobrang yung gaan. hindi ako engineer pero nag-engineering ako. Kaya medyo may alam ako sa engineering. Pero ayun, hindi pinalit sa math. Pero may natutunan ako kahit konti. Kahit na maligis yung bakal nyo pero susuportahan nyo kagaya nito. Kahit maligis yan, susuportahan mo naman ang ganon. Titibay talaga yung bakal yan. Parang bato.
yun na nga mga chong, tapos na natin gawin tong side mirror bracket ng Baja RE natin. Ang ginawa ko mga chong, para hindi siya mag-vibrate na mag-vibrate, nilagyan ko pa siya ng bracket dito. Tapos nilagyan ko rin siya ng angle bar dito sa ibabaw. Ang angle bar na to, magsisilbi na rin itong parang accessories ko sa ibabaw. Nalagyan ko siya ng stainless na may mga pangalan, yung chong PH, para makita niyo ako pag nadaan ako. So mga chong, kung nagustuhan nyo itong video na to, subscribe na kayo, mag-like at mag-comment. Mag-comment kayo mga chong, kahit na ano, sasagutin ko yan. Salamat!